Nagabol mag-igib ang ilang residenteng apektado ng panibagong water interruption ng Maynilad. At live mula sa Muntinlupa, may unang balita, si Nico Wahe. Nico! Igan, kanya-kanyang igib na ang mga residente rito sa barangay poblasyon dito sa Muntinlupa City matapos ang abiso ng Maynilad na magkakaroon ng 19 na oras kada araw na water service interruption dito sa lugar, maging sa Las Piñas at sa Cavite. Labing limang minuto bago mag-alas 5 na madaling araw, sakalang nag-ipon ng tubig si Mang Roque dito sa barangay poblasyon Muntinlupa City. Hindi raw niya alam na magkakaroon ng water interruption sa serbisyo ng Maynilad mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi mula ngayong araw. So far wala man sila, wala naman notice na ano, walang advisory notice na ganun nga yung mangyayari. So kung hindi pa kayo na pasyal, hindi pa namin alam. Mahirap daw kung hindi siya makakapagpuno ng mga lalagyan ng tubig, lalo't kailangan niya ito para sa karinderya nila mag-asawa. Napaka-importante sa ganitong hanap buhay, yung enough yung supply ng tubig. Kasi hindi, doon tayo nagre-rely ng kalinisan. Kung hindi raw sila nakapagpatulos sa kanilang gripo, mapipilitan silang pumila at mag-igib sa poso o kaya ay bumili ng mineral water. Si Tatay June naman, tambak pa ang hugasing pinggan sa lababo. Mga pinagkainan daw ito mula pakagabi na hindi nahugasan. Ayon kay Tatay June, isang buwan na raw pawala-wala ang tubig dito sa kanila. Sir, napakahirap naman para sa amin, pati kapitbahay, nagreklamo naman eh. Walang oras yung pagtigil nila ng tubig. Minsan walang announcement, tinitigil nila. Minsan alas 12 ng tanghali, minsan alas 4 ng hapon hanggang umaga. Paliwanag ng Maynilad, masyado kasing malabo ang kanilang tubig, dulot naman ng hangin na dala ng amihan. Bukod sa poblasyon, apektado rin ang barangay Tunasan sa Muntinlupa at Almanza 2 sa Las Piñas City. Apektado rin ang ilang barangay sa ilang parte ng probinsya ng Cavite. Hanggang March 3, magtatagal ang mas mahabang oras ng water service interruption. Igan, tiniyak naman ng Maynilad na magkakaroon ng water tanker na iikot sa mga lugar na apektado para suplayan ng tubig ang mga residente. Live mula rito sa Muntinlupa City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.